Center Manila. Ito ang TV Patrol. Kabayan, baka nakalimutan nyo, February 14 po ngayon, Valentine's Day. At marami pa rin nasa dangwa sa Maynila para humabol sa pamimili ng bulaklak. At kasama rin po ang mga magsing-irog sa mga pasyalan tulad po ng Mehan Garden sa Maynila na binihisan para lamang sa pagdiriwang ng araw ng mga puso. Abangan po ang live report mula sa mga lugar na yan maya-maya lamang. Magandang gabi, bayan! Simulan po natin ang balitaan sa protesta naman ng Pilipinas laban sa China. Naghainan ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa ginawang panunutok ng military-grade laser ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard kamakailan. Pero iginigit pa rin ng China, bahagi na ng teritoryo ng China ang Ayungin Shoal at ang Philippine Coast Guard pa nga ang sinasabing pumasok sa kanilang teritoryo. Nagpa-patrol, Pia Gutierrez. Formal nang ipinrotesta ng gobyerno ng Pilipinas ang ginawang panunutok ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal sa loob ng West Philippine Sea noong isang linggo. Ayon sa PCG, nagsasagawa lamang ng isang rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre ang BRP Malapascua noong February 6 nang mangyari ang insidente na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag ng Pilipinong crew. Ang aksyong ito, sinundan pa ng pagbuntot at delikadong pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard na naglagay sa mga Pinoy sa alanganin sa gitna ng dagat. Nagsagawa rin umano sila ng illegal na radio challenge kung saan inutos na lisanin ng mga Pinoy ang lugar. Marin itong kinundina ng Department of Foreign Affairs sa inihaing diplomatic protest sa Chinese Embassy ngayong Martes. Sa pahayag, sinabi ng DFA na malinaw na banta ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas at paglabag sa sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa sa loob ng mismong exclusive economic zone nito. Nakakadismaya umano na nangyari ang insidente matapos lamang ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa China kung saan nagkasundo sila ni President Xi Jinping na dadaanin sa diplomasya at dialogo ang sigalot sa West Philippine Sea. Giniit naman ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na bahagi ng Nansha Islands ng China ang Ayungin Shoal at ang Philippine Coast Guard pa umano ang nanghimasok sa loob ng kanilang teritoryo ng walang pahintulot, bagay na kinontra ng PCG. Ayungin Shoal falls under the exclusive economic zone ng ating bansa, no? Oh. So tayo po ay may karapatan na patrolyahan ito at siguraduhin na ang BRP Sierra Madre ay makakapaghatid po tayo ng pagkain at makakapag-rotate ng ating mga sundalo. Hindi rin umano ito ang unang beses na tinutukan ng China ng laser ang barko ng Pilipinas. Ginawa rin ito sa barkong BRP Habagat, Hunyo noong nakaraang taon. Ito ay isang tagboat, no? Coast Guard tagboat, ay tumutulong din sa pagkakandak ng law remission, ay natutukan ng na-expose dito for almost 20 minutes. Kaya lang ang difference is that blue lights ito na ginamit, ang ngayon ang ginamit nila is green. Where in fact, ang nangyari pa noon, no? Nung na-expose ang Coast Guard dito, ay nagkaroon sila ng temporary blindness din at skin itchiness, no? Yung pangangati ng balat. Naghahanda naman ang Philippine Coast Guard sangaling maulit o gawin ng permanenteng taktika ng Chinese Coast Guard ang panunutok ng laser sa mga barko ng Pilipinas. Pero para kay Commodore Armando Balilo, hindi kailangan maglagay ng dazzler ang sinumang Coast Guard dahil wala dapat intensyong manakit o makaapekto ng operasyon ng barko ang Coast Guard. Kung ito ay signal o warning, hindi siya maganda at hindi tama para sa isang Coast Guard vessel na merong engagement din sa isang Coast Guard vessel. Kung mag-illuminate ka lang, di mga searchlight na malakas. Yes. Oh. Hindi mo kailangan ng ganito kasi ang intention dito, yun na nga eh, parang temporarily maapektuhan mo yung mga taong tatamaan nito. Suwestiyon naman ni dating National Security Advisor Clarita Carlos na i-recall ang mga ambassador ng China at Pilipinas. You're already telegraphing something to them. Sobrang na kayong ginagawa nyo, ha? How about we do this? Kasi paulit-ulit mo nang ginagawa yan. Ilan ang hindi. I've lost countong daming diplomatic na protest, not verbal. Sabihin mo sa'yo, i-lower mo yung diplomatic relations.
gawin mo, sabi mo, alis na yung ambassador dito, ilagay mo lang ng Sergei. O kaya, alis yung ambassador natin, ano, doon sa, ano, sa Beijing. Ilagay mo, Sergei. Ayon sa DFA, nasa 175 note verbal ang inihain ng Pilipinas laban sa China noong 2022. At ang protestang inihain kanina ay ikawalo na ngayong taon. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Abot sa 17,000 manok ang pinatay matapos maitala ang bird flu outbreak sa isang poultry farm sa Santa Maria, Bulacan. Samantala, nagprotesta naman ang mga magsasaka sa Department of Agriculture para almahan ang ilang patakaran kasama na ang bagong pag-angkat na naman ng asukal. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sarado at wala ng laman ang poultry farm na ito sa Santa Maria, Bulacan. Kinailangan kasing patayin at ilibing ang nasa 17,000 na layer hens o nangingitlog na manok dahil sa outbreak ng H5N1 strain ng avian influenza o mas kilala bilang bird flu. Ayon sa caretaker, Disyembre pa nang magsimulang magkasakit ang ilang manok kaya hiniwalay nila ang mga ito. Pero dahil sa pulisiya ng pamahalaan, matapos magpositibo ang isa, damay ang lahat ng manok sa farm. Napakasakit din yung bayari, ganun eh. Bayak-iyak din. Positive yung isa eh, sa 30 piraso ng manok eh. Dinamay na yung ano, lahat. Ayon sa Bureau of Animal Industry, posibleng mga dinalang manok mula sa ibang probinsya o kaya naman ay mga migratory birds ang nagdala ng sakit sa farm. Kontrolado naman na anila ang sitwasyon at wala namang inaasahang malaking epekto sa supply ng manok at itlog sa bansa. Active na laying stage na kasi nag-range siya from 16 to 22 weeks old. Yes. So at saka na-contain naman natin na yung infection. Wala po, walang significant effect po ito. Sa ngayon, under surveillance at nagsasagawa pa ng testing sa loob ng 1 km radius mula sa nagpositibong farm. Kaya naman ang mga katabing manukan, todo ingat na. Sa pangambang, mahawa sila. Natakot po ma'am, siyempre. At siyempre baka magkasakit eh. Pag nawala po yan, wala rin kami trabaho. Saka kawawa na may-ari. Isa lamang ang bird flu outbreak sa farm na ito sa Santa Maria, Bulacan. Sa 6 na outbreak na naitala ng Bureau of Animal Industry simula ngayong taon. Nakapagtala din sila ng mga insidente sa Pampanga, Cagayan, Sultan Kudarat at maging sa Maynila. Ayon sa BAI, kasama sa sintomas ng bird flu ang pagtamblay ng mga manok, hindi pagkain at pag-iiba ng kulay ng palong nito. Mababa naman anila ang tsansa na maipasa ito sa mga tao. Samantala, nagprotesta naman ang ilang magsasaka sa tanggapan ng Department of Agriculture kaninang umaga, kasama sa pinalaga nila ang patuloy na importasyon ng pangunahing bilihin, lalo na ang bagong desisyon ng DA na mag-angkat ulit ng asukal. Hindi po totoo at ito'y pangliling lang na kapag pumasok ang imported na mga produkto ay mamumura. Ang minumura po ng mga tao ay ang gobyerno. Pinakita po ito sa bigas, asukal, sibuyas. Nauna nang inanunsyo ng Sugar Regulatory Administration na aprobado na ang pag-aangkat ng 440,000 metric tons ng asukal, kung saan mahigit kalahati ay gagamitin bilang buffer stock. Layo nitong madagdagan ang local na supply at maibaba ang presyo ng asukal sa mga palengke. Initial pressure po sa atin, no, is to really bring down the retail price. We were expecting the retail price to go down substantially in last import and then nung umpisa ng milling. However, yes, it did go down just a bit, but the effort of government now is to really give the retail consumers a good retail price. Sa ngayon, umaabot pa sa 100 piso ang presyo ng refined sugar sa mga palengke sa Metro Manila. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sigurado nang bababa ang presyo ng LPG sa buwan ng Marso. Kaya po naman ang isang malaking kumpanya na una lang magpatupad ng rollback. Samantala, umapela po naman ang isang dating Energy Undersecretary kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-take over na ang Malampayan Natural Gas Project. Nagpapatrol, Alvin L. Chico.
Matapos mag-anunsyo ng pisong rollback sa LPG noong Linggo, may pisong rollback ulit bukas ang kumpanyang Regasco. Batay kasi sa monitoring ng contract price sa world market, malaki-laki ang ibinagsak sa presyo kaya inunahan na ng kumpanya ang bawas presyo imbis na hintayin pa ang unang araw ng Marso kung kailan karaniwang gumagalaw ang presyo ng LPG. Ang March ay sure na na-rollback yan. Hindi lang kami sure kung how much. So hindi naman namin po pwedeng i-interpret ang contract price of the current day ngayon dahil hindi pa ito ang talagang final price for the next month. Pero mababawi bang mahigit 100 pisong itinaas sa LPG noong February 1 sa March 1? As of now, it's around 470 ang equivalent niyan sa ating piso. But sa pananaw namin, mayroong rollback na mangyayari pero hindi kasing laki nung nangyayari pagtaas ng Pebrero. Samantala, isang dating energy USEC ang umapela kay Pangulong Bongbong Marcos na i-take over na ng gobyerno ang Malampaya Natural Gas Project sa pagtatapos ng kontrata sa dalawang pribadong kumpanya sa susunod na taon dahil nasa 100 million pesos kada araw umano ang kikitain ng gobyerno rito. Ito rin ang pwede nilang gamitin para sa Maharlika Fund, you know? Dahil ito'y nanggaling sa natural resource. This will be the litmus test for the president's sincerity in his wish to do good for the country. Ito yung pinakamadaling gawin. Ayon kay Manyalak, na isa ring geologist, illegal ang ginawang bentahan at palitan ng dalawang kontraktor ng Malampaya at hindi na dapat i-extend ang kontrata. The entire Malampaya contract is the people's now. You know? So why give it another 15 years? Anong nakuha ng taong bayan dyan? You know, na in-extend mo pa? Eh sa atin na yan. Dapat ngayon pa lang, ang gobyerno dapat naghahanda na para dun sa panahon na mag-terminate yan. Kung si dating Energy Secretary Jerry Cupetilla ang tatanungin, pwedeng mapalawig ang Service Contract 38 pero dapat iba na ang kondisyon. Ang hatian, okay, will have to be different because the condition is already different. Nabawi mo na ang investment mo. Dapat equitable na. Ibig sabihin, since wala ka nang ilalagay private sector, dapat ang share mo is hindi na ganun kalaki sa original arrangement. Hininga ng ABS-CBN ang pahayag si Energy Secretary Rafael Lutilia pero naglabas lang ng statement ng kagawaran na hindi muna magkukomento habang nire-review pa ng Malacanang ang request for extension. Ayon naman sa batas, kontrolado ng gobyerno sa lahat ng panahon at lahat ng aspeto ang anumang oil at gas exploration at hindi ng kontraktor. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy ang pagsusulong ng panukalang batas para sa pag-amienda ng konstitusyon ni Senator Robin Padilla. Ito'y bagamat maraming senador ang aminadong katanggap-tanggap sa kanila ang pahayag ng Pangulo na hindi prioridad ang charter change sa ngayon. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. All the quorum. Maraming senador ang tila nakahinga na maluwag sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangan ng Pilipinas na baguhin ang 1987 Constitution para lang makaengganyo ng dayuhang mamumuhunan. At this point in time, ayaw po natin pasukan ng isang divisive issue and I think this will be a very divisive issue and I think what the country needs to do now is to focus post-pandemic recovery and reconstruction. Ang pahayag na ito ni Subiri taliwas doon sa atensyon na ibinibigay naman ni Senador Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Katunayan, nakaka-anim ng consultation meetings itong si Padilla tungkol sa charter change dahil naniniwala siya na kaya naghihirap pa rin ang Pilipinas ngayon ay dahil sa mga konserbatibong economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon naman kay Zubiri, malaya si Padilla na talakayin ang issue sa kanyang komite. He can do so, but it's not a priority of our administration, particularly 20 priority measures that are still pending with us.
Ang anim na panukalang batas na kabilang sa prioridad ng Senado na binanggit ni Zubiri, kasama sa 12 panukalang batas na napagkasunduan sa LEDAC meeting kahapon na unahing ipasa ng Kamara at Senado. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, inayunan din ang sinabi ng Pangulo dahil may mga batas na manaanya ang bansa na panghikayat sa foreign investors. Giit naman ni Senator Grace po, kung talagang economic provision lang sa konstitusyon ang target ng mga kongresista, hindi na nila dapat pang itanong sa mga tao kung okay ba sa kanila ang magkaroon pa ng term extension at iba pang puntong wala namang kinalaman sa ekonomiya. Pero para kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi dapat ituring na parang Biblia ang 1987 Constitution na bawal galawin. Ang issue lang talaga niya ay timing, kung kailan dapat amyendahan ang Constitution. Maraming dapat dyan palitan. Ang problema, yung ibang kailangan palitan dyan are very political. So in a very controversial administration or political situation, ngayon galing sa pandemic, additional distraction talaga. Madedistract lang tayo. Maging ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos, hindi tinago ang kaba oras na buksan ang pag-aamyenda sa konstitusyon. Everybody's agreed naman kasi na yung economic provisions, kailangan palitan. Wala naman tumututol doon. Ang problema, pag binuksan mo yung saligang batas, talagang kakalkalin lahat. Hindi maiiwasan yon. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, pinalakpakan ang naging pahayag ng Pangulo, sabay sabing ang talaga naman kasing dapat unahin ay kung paano mas matutulungang makaahon sa hirap ang mga tao. Si Padilla idineklarang tuloy pa rin ang kanyang isasagawang pagdinig sa tsa-tsa, suportahan man siya o hindi ng Pangulo sa kanyang advokasya. Sharian Torres, ABS-CBN News. Kabi-kabila ang mga kasalang bayan na isinabay sa pagdiriwang ng araw ng mga puso. Kahit na tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak, dagsa pa rin ang mga mamimili sa Dangwa, Maynila. At live mula sa Dangwa, nagpapatrol si Raya Kapulong. Raya, may mga humahabol pa rin ba na makabili ng mga bulaklak dyan? Bernadette, marami pa rin ang umahabol para makabili ng bulaklak para sa kanilang mahal sa buhay dito sa Dangwang ngayong gabi. Ang ilan kasi sa kanila, hindi lang Valentine's Day ang sineselebrate, kundi pati na ang kanilang wedding anniversary. Lalo na't may mga couple na nagpapakasal tuwing araw ng mga puso, kabilang na dyan ang kasalan ng bayan. Siksikan ang mga bumili ng bulaklak sa Dangwa Flower Market sa Maynila ngayong Valentine's Day. Kaya kahit lalong tumaas pa ang presyo ng ilang bulaklak, dumidiskarte na lang ang mga mamimili, mabigyan lang ng bulaklak ang mga mahal sa buhay. Si Jenica, bouquet ng dried flowers na lang ang ipinabili sa kanyang kasintahan. I prefer po yung dried flowers kasi it lasts longer po. And mas maganda siya i-display compared po sa mga normal. Mas prefer po namin na less po yung gastos. Ikinatuwa naman ng mga nagtitinda ang muling pagsigla ng negosyo na malayong malayo noong kasagsagan ng pandemya. Mas okay po ito sa amin kasi nakabawi na po kami ulit. Tsaka bumabango na ulit po yung shop namin na dating konti-konti lang yung kinikita. Simula kaninang umaga hanggang kaninang hapon, mas tumaas pa ang presyo ng roses. Ang 1,000 ng local roses na 1,200 lang kahapon, ngayon 1,500 pesos na. Ang bouquet ng imported na roses na 1,500 lang kahapon, ngayon 1,800 pesos na pataas ang presyo. Kabi-kabila rin ang kasalang bayan ngayong Valentine's Day. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, pinakasalan ng 68 taong gulang na si Armando Ramos ang byudang 69 years old na si Marilu Castaneda na kanyang textmate ng 3 taon. Kabilang sila sa 105 na pares na nagpalitan ng I do sa mass wedding. Mahal ko siya na habang buhay. Habang may buhay. Sa San Juan City, mahigit 60 pares ng magsing-irog ang nakiisa sa kasalang bayan. Nagpasalamat ako sa mayor na lagi sponsor ng kasal. At ang plano ko po ay pagpatuloy yung pagmamahalan namin habang buhay. Ang lahat po ng kinasal ngayon ay meron pong wedding reception. Ito nga ho, may pananghalian. Meron niyo silang 3,000 piso. At tayo rin po ay nangako sa kilala na kung sila po ay mga anak sa mga darating na buwan o taon
ay libre po ang panganganak nila. Mahigit 30 magkasintahan naman ang nabiyayaan ng libreng kasal sa Valenzuela City. Ginawang mas espesyal ang pagdiriwang dahil bukod sa Araw ng Mga Puso, anibersaryo rin ng lungsod. Kilig overload naman ang pag-iisang dibdib ng mahigit 100 pares ng mga kabalen sa San Fernando, Pampanga. Nag-transform ang Heroes Hall sa isang pangmalakasang wedding venue. Sabay-sabay ring ikinasal ang ilang mga personnel ng Eastern Samar Police Provincial Office sa kasalan ng bayan sa Borongan City, Eastern Samar. Sa datos na nakalap ng ABS-CBN Investigative and Research Group, libo-libong mga Pinoy ang nagpapakasal tuwing Valentine's Day. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mula noong 2008 hanggang 2020, nasa 13,000 ang nagpakasal sa Araw ng Mga Puso. Sa mga bibili pa lang ho ng bulaklak at sa mga hahabol, ito po, pero nagtitipid. Ito po ang perfect time na bumili ng bulaklak dahil simula ho ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw ay bababa na ang presyo ng mga bulaklak. Sa katunayan, itong hawak ho na local rose, ang kada stem nito ay umabot ng 80 hanggang 100 pesos ang presyo nito noong mga nakaraang araw. Pero ngayon, mabibili na lang ito sa halagang 50 pesos sa ilang tindahan dito sa Dangwa. Habang ang bundle naman nito o yung 20 pieces nito umabot ng 500 pesos yung presyo, pero may mga tindahan dito na sa ngayon ay mabibili na ng 200 pesos yung isang bundle ng local roses. Bernadette. Pwede. Maraming salamat. Bukas na lang daw si Kabayan. Maraming salamat, Raya Kapulong. Napapasok lamang pong balita. Pinatawag kaninang hapon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador Huang Xiliang. Ito'y para personal umanong ipaabot ang kanyang pagkabahala sa sunod-sunod na insidente ng pagkilos ng China laban sa Philippine Coast Guard at maging sa mga mangingisdang Pinoy. Hinihintay pa ang dagdag at opisyal na pahayag ng palasyo ukol sa pulong ng Pangulo at sa opisyal ng China. Nagpahayag po naman ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mapayapang resolusyon ng digmaan sa Ukraine. Sa isang tweet, binanggit ng Pangulo na nagkausap sila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa telepono. Sinabi po ng Pangulo na hinahanga ng Pilipinas ang katapangan at nasyonalismo ng mga Ukrainian sa gitna ng krisis. Dagdag ni Marcos Jr. kung suportado ng Pilipinas ang mga hakbang ni Zelensky para mapayapang matapos ang digmaan. Sa ibang balita naman, tinitignan ng Office of Civil Defense kung pwedeng mailipat sa Hatay Province ang Philippine contingent para tumulong sa paghahanap sa nawawalang Pinay at kanyang mga anak doon. Nakatakda namang magpadala ng 6-person response team ang Pilipinas sa Syria na malubharing naapektuhan ng naturang lindol. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa 5 araw na search, rescue at relief operations ng Philippine contingent sa Adiyaman province sa Turkey, umabot na sa 34 na gumuhong gusali ang kanilang na-assess at 115 pasyente ang nagagamot. Sa kanilang operasyon sa isa sa mga gumuhong gusali, na-recover ang 2 bangkay at 1 putol na paa. Aminado ang Pinoy responder na si Abraham Buna, bagamat kumpleto ang kanilang mga kagamitan, pahirapan pa rin sa Philippine contingent ang rescue efforts dahil sa tindi ng pinsala ng lindol. Yung devastation sa yung extent ng damage is malala talaga siya, comparing doon sa mga na-experience namin sa ibang mga disaster sa Pilipinas. Pag may nag-cross sa building, usually 1 or 2 walang involved, tapos mga low-rise building. Dito, multiple buildings tabi-tabi. Higit 1 linggo matapos ang lindol, hindi pa rin nakikita ang Pinay at 3 anak na pinaniniwala ang naipit sa kanilang gumuhong bahay sa Hatay Province. Nakikiusap ang buo po na sa umbahada ng Pilipinas sa Turkey. Na akalatin pa rin nila yung kapatid po kasi misri pa talaga. Kahit man lang buhay o patay man lang sila, kailangan talaga natin silang makita, Chef.
Kawawa naman kasi kung makalimutan lang. Sabi ng Office of Civil Defense, titignan nila kung maaaring i-request sa Turkish government na ilipat ang Philippine contingent mula Adiyaman, Pahatay Province para tumulong sa paghahanap kay Emily at sa tatlo nitong anak. If we can make that arrangement. Kasi yun nga, when we go in doon, we submit ourselves to the structure ng bansa, no? Using international standards. Nakalabas naman na ng intensive care unit o ICU ang Pinay na nakaligtas sa Lindol matapos dalawat kalahating araw maipit sa guho. Naipit sa guho ang ulo ni Juliva, kaya may sugat siya sa mukha. Meron daw po siyang naabot na somewhat of a kitchen utensil. Yun po yung kinalampag niya ng kinalampag. Opo. Ma-rescue po. Pag minsan na unconscious, tapos pag naku-conscious siya, dasal lang po talaga daw siya ng dasal. Binisita na rin ng team mula sa Philippine Embassy si Juliva at nagbigay ng tulong pinansyal. Dinalaw na rin ni Philippine Ambassador to Turkey, Maria Elena Algabre, ang mga Pilipinong apektado ng lindol sa Ankara. Nakipagpulong din siya sa mga nasa shelter para alamin ang kanilang mga pangangailangan. Dito sa Pilipinas, naghahanda na ang pamilya ni Wilma Abulad Tezcan, ang Pinay na namatay sa lindol sa Turkey sa pagdating ng kanyang mga labi. Nakatakdang iburol ang mga labi ni Wilma sa kanilang tahanan sa Lucena City sa Quezon. Sa ngayon, nakalagak pansamantala ang mga labi na nasawing Pinay sa isang sementeryo sa Istanbul. Samantala, magpapadala ang Pilipinas ng 6-person team sa Syria para kamustahin ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho doon. Pilipinas, pupunta doon sa Etanon, galing Damascus para bigyan ng anong kailangan nilang tulong. Nahihirapan po sila. Humingi sila ng tulong na goods, ganun. Meron namang international organization doon. Alam natin po yun. Pero siyempre iba na po yung ating pangako. Pupunta nga sila. Nasa 60 Pilipino ang naapektuhan ng lindol sa Syria. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Umaabot na sa 37,000 ang nasawi dahil sa malakas na lindol na yumanig sa dalawang bansa. Mahigit 31,000 sa Turkey at higit 5,000 sa Syria. Pero pinangangambahang tumaas pa ang bilang na ito dahil bumababa na ang syansa na makakuha ng mga survivor paglampas sa 72-hour mark na itinakda ng mga eksperto. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nakauwi na sa Pilipinas ang turistang Pinay na una nang ibinalita sa TV Patrol na nahuli at nadetene sa Myanmar. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga turista na sa 50 Pinoy namang nabiktima ng crypto scam doon ang balak pang i-rescue ng Department of Foreign Affairs. Nagpapatrol, Mike Navallo. Matapos makulong ng 3 linggo sa Myanmar, nakabalik na rin sa Pilipinas kahapon ang Pinay na turista na si Kiela Samson. Kinumpirma ng kanyang pamilya at ng Department of Foreign Affairs na kasama si Kiela sa 8 Pinoy na nirepatriate ng DFA kahapon. Hindi na muna nagpa-unlock ng panayam si Kiela at kanyang pamilya, pero ayon sa kanilang tagapagsalita, nagpapasalamat sila sa tulong ng DFA at Philippine Embassy sa Myanmar para makauwi si Kiela ng Pilipinas. Disyembre nang magpuntang Bangkok, Thailand si Kiela at isa pang kaibigan para mamasyal. Pero noong Enero 17, tumawag siya sa pamilya para ipaalam na nakakulong siya sa isang police station sa Miawadi, Myanmar. Sa kwento niya, sa tagapagsalita ng pamilya, may lalaking nag-alok sa kanilang magkaibigan ng tour habang naghahanap sila ng biyahe pa Chiang Mai sa isang mall sa Bangkok. After a small conversation na kung paano pumunta ng Chiang Mai, so he offered Kiela and a friend a tour, a package, including the van that they'll be using. They were offered na baka gusto niyo nang dumaan na lang din dito sa Maysot, kasi it's along the way lang din naman para makarami ba nang mapupuntahan. Pagdating ng Maysot, iningganyo umano silang sumakay ng bangka dahil may magandang hotel umanong matutulugan sa kabila ng ilog. Hindi nila alam at that time na nasa territory na sila ng Myanmar, because yung currency that they used to pay the bangka, the boat, and also the tour guide, ano pa, Thai baht. Umalis na yung tour guide. So the following day, hindi na nila makontak. Kinumpirma naman ni DFA Acting Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo C. De Vega na bukod kay Kiela at kasamahan niya,
may dalawa pang babaeng turista na ganoon din ang sinapit. It's not clear whether they knew that the boat they were riding was actually going to cross over to Myanmar or if they intentionally traveled to Myanmar. I don't think they wanted to go to Myanmar because they should have known. They would know that right now there's some civil disturbances there. They were arrested or taken because it's off limits right now. The border crossing is off limits. Kaya payo ni De Vega sa mga nagbabalak mamasyal, magpunta na lang sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Kung nagbabalak naman magtrabaho sa ibang bansa, dapat dumaan-an niya sa tamang proseso sa Department of Migrant Workers at POAA. For those who were recruited legally to work illegally, to be beware these online job offers, because if they're telling you you don't need to get a working visa, just arrive as a tourist, that already is a red line. Kasabay na naiuwi kahapon ang apat na lalaki na na-rescue naman mula sa mga crypto scam trafficker sa Myanmar. Galing na umano silang Dubai pero nainganyo magtrabaho sa Thailand. Di umano nila alam na dadalhin pala sila sa Myanmar para manloko ng mga banyaga na mag-invest sa cryptocurrency. Ayon sa DFA, dumanas din sila ng pisikal na pang-aabuso at parusa kapag hindi naabot ang target. Noong Nobyembre pa ibinunyag ni Senador Risa Ontiveros ang cryptocurrency scam. Sa tantiya ni De Vega, marami pa ang nabibiktima nito. I believe there are at least 50 to 70 right now still in Miyawadi. Mm-hmm. And what we'd like is for their families here to inform us right away that we have a Facebook page, OFW Help, so that we could find a way to facilitate the rescue. And I would say there are as many as 50 to 100 in each of these countries, Myanmar, Laos, and Cambodia. Muling nagpaalala ang DFA na may deployment ban ngayon ng mga Pinoy sa Myanmar at ang tanging pinapayagang tumawid sa border ay mga mamamayan ng Thailand at Myanmar. Mike Navalio, ABS-CBN News. Oh, alamin muna natin po ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano na ang update daw dito sa binabantayang low pressure area sa Visayas at Mindanao? Kabayan, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Ito'y nasa layong 950 kilometers silangan, timog silangan ng Mindanao kaninang hapon. Pero mababawasan na ang mga pagulang dala nito bukas at ayon po sa pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Samantala, bago ang panibagong bugso ng amihan, malamig na panahon ang sumalubong ngayong araw ng mga puso sa malaking bahagi ng Luzon. 9.5 degrees Celsius ang temperatura dyan sa La Trinidad Benguet kaninang umaga, 13.5 degrees Celsius naman sa Baguio City at dito po sa Quezon City na itala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila ngayong amihan season sa 20.3 degrees Celsius. Hanggang Biyernes pa buong bansa ang maaapektuhan ng malakas na amihan kaya talaga namang malamig na panahon ang maaasahan lalo po sa Luzon sa gabi at madaling araw. Mananatili naman sa labas ng PAR ang LPA bukas pero posibleng nasa loob na ito sa araw ng Webes, hapon po yan. At sa Biyernes, lalapit pa ang LPA patungo dyan sa may Mindanao, kadugtong po ang mabubuong shear line. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao buong araw maulan sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa umaga, meron na rin mga pag-ulan sa Agusan Provinces at malaking bahagi ng Northern Mindanao. Sa tanghali naman, maulan din sa Sulu Archipelago, sa hapon dito sa may Zamboanga City at sa gabi may ulan pa sa bahagi ng Surigao del Sur. Sa Visayas, maulan sa malaking bahagi sa umaga po, lalo na dito sa may Southern Leyte at magapatuloy ang mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Bohol hanggang pagsapit ng gabi at meron na rin pag-ulan sa gabi dito sa bahagi ng Capiz. Sa Palawan, may mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng probinsya maghapon na mawawala pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, may ulan sa umaga dala po ng amihan dito sa may Batanes, sa Apayao, Cagayan at Isabela at pagsapit ng tanghali, meron na rin pag-ulan sa Kalinga. Sa hapon, ulan na rin sa may bahagi ng Aurora at ibang bahagi pa ng Cagayan Valley at magpapatuloy ang mga pag-ulan ito hanggang gabi at meron na rin pag-ulan dito sa bahagi ng Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Dito naman sa Metro Manila, buong araw pa rin mababa ang tsansa ng ulan bukas, maaraw, mainit pero may okasyon na maulap. Yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy Valentine's Day at ingat kapamilya!
Gretchen, excited na ang lahat sa pagbabalik ng The Voice Kids. Kailan ba ang simula ng bagong season? Ate B, aarangkada na ngayong Pebrero ang inaabangang Season 5 ng The Voice Kids. Exciting ang malalaking pagbabago this season gaya ng bagong lineup ng mga celebrity coach at hosts. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Pictorial pa lang, pasabog na agad ang unang bitaw ng bagong coach ng The Voice Kids Season 5. Hindi makapaniwala si Casey Tandingan na mga kasama niya sa coach panel sina Bamboo Manyalak at Martin Rivera na first-timer din sa talent search. Isa si Martin sa nagdiskubre noon kay Casey sa isang talent search. Parang 10 years ago, coach siya sa sinalihan ko. Ngayon, kasama na kaming coach. I'm very impressed. Actually, I'm very proud of Casey because, you know, it took me 40 years to sit in the red seat, no? It only took her 10 years to get to the same seat right beside me. Inaakap naman ng original coach na si Bamboo ang mga bagong kasama. Dave, no, I do miss Coach Leah and Coach Sarah, Coach Apple. Those are my guys as well, no? So, miss them a lot, but I look forward to this season as well, right? It's, again, it's a new day. So, yeah. Pagbalik ng Voice All naman, we saw that this is needed. This is like a parang healing process to it. Karangalan naman ni Bianca Gonzalez at Robbie Domingo na maging hosts ng The Voice. Isa sa mga role ko kasi here on The Voice Kids is yung patanggalin yung kaba nila, iparelax sila para ma-enjoy nila yung performance nila. The first season of The Voice of the Philippines, malayo na inarating niya. Kakaiba, pero exciting. Aabangan din ang first team up nina Ella Nympha at Jeremy Glinoga bilang co-hosts ng The Voice Kids Online. Pareho silang produkto ng The Voice. So excited kasi nakita ko kung saan ako nag-progress, saan po ako na-build up, saan po ako natuto. Everyone make sure to watch the one. We get to interview the contestants and get to know them more behind the scenes. Ibinunyag naman ni Martin at Casey ang pinakamatinding hamon sa pagtutok sa mga batang talents. Personally, have very big shoes to fill. Ayun, medyo mabigat yung responsibility. Warned, everyone knows how soft my heart is. So I'm really preparing myself. I might bring an extra heart. The Voice Kids. Ikinatuwa naman ng lahat ang mahalagang bagong direksyon ng musika ng The Voice Kids. The blinds, puro mga OPM songs. Kasi syempre, ito mga bagets. Sila ang hawak ng future, di ba? To hear a young boy sing an old hit and keeping OPM alive. Lalarga na ang The Voice Kids Season 5 sa February 25 sa kapamilya platforms TV5, A2Z at I1TFC. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa presinto na sinalubong ang Valentine's Day ng magkasintahan o umano'y isang kasabwat ng mga ito matapos maaresto sa by-bus operation sa Bonifacio Global City, Taguig kagabi. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa naaresto ang dalawang Chinese at isang Pinay. Nasamsam sa mga suspect ang isang kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Mahigit 9 gramo ng hinihinalang kush o high-grade marijuana at 100 tableta ng hinihinalang Chinese magu. Itinuturing na high-value individuals ang dalawang Chinese. Ayon kay Southern Police District Director Brigadier General Kirby Kraft, dati nang nakulong ang mga ito sa kasong illegal possession of firearms at kidnap for ransom. Hindi pa alam kung bakit nakalaya ang mga suspect. Iginiit naman ng Pinay na hindi niya alam ang umano'y pagbebenta ng illegal na droga ng kasintahang Chino. Nasa kustudiya ng Southern Police District ang tatlo. Arestado ang lalaking nasa likod umano ng modus operandi na nag-aalok ng pwesto sa gobyerno at kontrata sa government offices kapalit ng malaking pera. Kinilala ang suspect na si Edward Yokno Ehe. Pagkatapos mahuli, sumugod sa tanggapan ng CIDG ang ilan sa mga umano'y biktima, kabilang ang mga aktres na sina Gwen Garcia at Rosana Roses. Si Garcia ay namuhunan umano ng 1 milyong piso para sa investment sa kabayo. Si Roses ay inalok naman ng suspect na mamuhunan sa manpower management na sinasabi umano ng suspect na nakakuha ng kontrata sa halagang 10 milyong piso para maglinis sa paligid ng Paranaque City.
ang kapartner ko doon, si Engineer Dale Balili ng Cebu, na akala ko kasabot niya, pero na-scam din pala siya. So hindi ko alam na pareho kaming biktima. Oo. So hanggang kumanta na siya sa akin, kasi siya na yung papakulong ko eh, kasi cheque niya yung ginamit eh. So una yung papakita niya kasi sa amin na marami siyang pera, na halos lahat ng sa government siya nagtatrabaho, undersecretary siya, kaibigan niya si Vice President Sara Duterte. So yun yung mga style niya. Tapos kunwari tatawag siya sa mga governor, congressman, na binabayaran siya ng million. And then para makuha yung loob namin. And then after nun, so iisipin namin big time siya. Siniwalat ng isang leader ng isang kooperatibang magsasaka ang umano'y modus na tinaguriang Mrs. Sibuyas para mapilitan ang gobyerno na mag-angkat ng sibuyas. Lumabas ito sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara sa mahal na presyo ng sibuyas sa bansa. Magpapatrol, RG Crew. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng House Committee on Agriculture and Food, ikinwento ng lider ng isang kooperatibang agrikultural ang umano'y modus ng isang negosyante kaya umano nauubos ang sibuyas sa kamay pa lang ng magsasaka hanggang sa pamilihan. Pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan sa storage, ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa kasamne, wala na po magre-reklamo na paano mag-iimporta tayo kasi wala nang sibuyas sa farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na si, bumibili lahat? Ayun po si Leia Cruz po. Matatandang humarap sa kamera si Cruz na tinaguri ang Mrs. Sibuyas noong isang linggo para pabulaanan na isa siya sa mga nasa likod ng smuggling at hoarding ng sibuyas sa bansa. Dagdag pa ni Riguyal, dahil nabili na ni Cruz lahat ng sibuyas, ginagamit umano itong dahilan ng Department of Agriculture para bumili ng sibuyas sa ibang bansa. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. Pero nang usisain ng mga mambabatas kung may kasabwat sa Bureau of Plant Industry, humiling si Riguyal ng executive session. Pati si Cruz pinaharap rin sa hiwalay na executive session. Sabi ni Riguyal, si Cruz ang dahilan kaya siya nalugi ng may 30 milyong piso noong 2012. Hindi ko po makakalimutan, Opo, Your Honor. Bakit hindi mo makakalimutan? Eh, siya po lumugi po sa akin ng napakalaki eh. Na hindi niya po ako binayaran eh. Pero itinatanggi niya po niya yun. Kinumpronta naman sa hearing si Cruz kaugnay ng umano'y tumalbog na cheque na binayad nito sa mga magsasaka. Paano nasettle na sa akin pa nga eh? Gusto mong ipakita ko sa iyo mga 30 ito eh. Pinalitan mo? Bakit ganun ka kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapanin nyo sila. I-issuean mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Invoke my right to remain silent. Sorry po, Your Honor. Your Honor, kasi that time po kasi matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung naging operation po that time. Pero settled na po ito, Your Honor. Pagbalik ng komite mula sa executive session, pinuna ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara kung bakit matapos masangkot sa issue ng pagmahal ng bawang noon, iniuugnay naman si Cruz sa sibuyas ngayon. Sa kabila ng lahat ng bintang, nanatiling tahimik si Cruz. Katakataka na pag may price spike, yung pangalan nyo ay parating kasama. At nandito na naman tayo. You still say, you insist na hindi ka sangkot, na you're being maligned. But I have to say, I think you're really lying. And I really hope, Mr. Chair, that we resolve this. During the executive session, I was hoping, ma'am, that you would name names. But you still insist that you're the innocent victim. Ibinunyag rin ni Riguyal na may 168 million pesos na halaga ng sibuyas ang nabulok lang noong nakaraang taon sa isang cold storage warehouse sa Marilao, Bulacan. Nasobrahan po sa lamig, nagyelo po yung sibuyas. Kung hindi po sana ito nabulok, baka palagay ko po hindi po masyado tayong kinapos sa sibuyas. No. Sir, kailan po ito? Kailan nangyari po? Ito po 2022 lang po, itong March-April po. Rani Riguyal, idinulog na niya sa Bureau of Plant Industry ang insidente.
RG Cruz, ABS-CBN News. Kanya-kanyang pakulong ngayong araw po ng mga puso. Ang ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan, kabilang po sa dinagsa ay ang Mehan Garden sa Maynila. At live mula doon, nagpapatrol si Jeffrey Hernais. Jeffrey, ano ba ang gimmick sa Mehan Garden ngayong Valentine's Day? Marami ba ang mga nagde-date dyan ngayon? Kabayan, ako, love is in the air nga dito sa Mehan Garden sa Maynila dahil sa dami ha ng mga magsing-irog na dito ay pinagdiriwang ang araw ng mga puso. Alam mo kabayan, kumpleto kasi dito bukod sa napakarami mga kainan, aba, ay may libreng pa-concert din. Holding hands while walking ang mag-asawang si Rene at Alma habang namamasyal sa Mehan Garden sa Maynila. Masaya, lalo na sa gabi. Maraming ilaw, maraming tao na mamasyal. Masaya ako na dinala niya ako dito. Dalawang beses. Kiligang hatid na mga kulay na palamuti sa garden, patokang heart tunnel at pinilahan ang giant cube display. Masaya po kasi po meron na pong napupuntahan, di lang po mga Malinenyo, pati po yung ibang tao po na ma-express po nila yung pagmamahal nila, hindi lang po sa pamilya, pati po sa jowa. Siyempre po masaya, lalo po sa akin, meron po akong minamahal ngayon, lalo dadaling ko siya dito mamaya. Sa Lakeshore sa Taguig City, dinagsa ngayong araw ng mga puso ang Love at the Park na may libon-libong pailaw. Patok ang Wall of Roses, kumukuti-kutitap na Heart Tunnel at Love Train. Sa Payatas, Quezon City, sa Hugot Cafe na ito ang tungo ng mga sawi sa pag-ibig. Pwedeng maglabas ng hinanakit sa kanilang Hugot Corner. Payo ko lang sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Darating din yung dawa nila. Sa parke na ito sa Masbate City, Date with Nature kasama ang Special Someone ang gimmick. Kaya naman di lang mai-inlove, kundi marerelax pa ang mga dumarayo rito sa ganda ng tanawin. Sa Talisay City, Cebu, patok na pasyalan ang Feb Ibig Night Market sa Liberation Park na may mga higanting hugis puso at dedication card. Napuno naman ng mga puso ang Daan Bantayan Public Plaza. Sa Carmen, Davao del Norte, ipinasilip ng LGU ang Valentine Village na bubuksan ngayong gabi. Tampok ang kastilyo na tadtad ng pailaw, may Lover's Lane, Shoutout Wall at Hugot Camp. Habang sa Kamaligalbay, dinarayo ang Sumlang Lake na napapalibutan ng mga bulaklak at mga dekorasyon na korting puso. Tamang-tama sa mga magsing-irog, mga lovers, bagay na bagay sa kanila ito, romantic. Kabayan, kanina ba ay nagkaroon din dito ng flash mob. Tampok ang nasa 300 dancers, mga estudyante at mga kawani ng lokal na pamahalaan. Sa mga nice po ha, na ma-experience din itong Maynilove sa Mehan Garden, abay pwede pa rin po kayong mag-date dito hanggang February 17. Kabayan! Maraming salamat, Jeffrey Hernais. Nakapagtala ang DOH ng kauna-unahang kaso ng Omicron subvariant na XBB.1.5 sa Pilipinas. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, walang bagong travel history ang pasyente. Naka-recover naan niya ito matapos makaranas ng mild symptoms ng sakit. Ayon sa mga eksperto, ang XBB.1.5 na binansagang The Kraken ang siyang pinaka-nakahahawang COVID-19 subvariant sa ngayon. Nakipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development sa Bantay Bata 163 ng ABS-CBN Foundation. Ito'y para palawakin ang mga programa ng ahensya kaugnay sa child protection at palakasin ang pagtulong sa mga batang inabuso, pinabayaan at inabandona. Sa meeting ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at kinatawan ng Bantay Bata, tinalakay ang plano na bumuo ng Total Child Protection Package. Target ng programa na tulungan ang mga batang nangangailangan ng temporary shelter at rehabilitation. Binigyang diin din ni Secretary Gatchalian na ang child protection ay hindi lang dapat magtapos sa paglalagay ng mga bata sa pasilidad, kundi dapat ihanda rin sila sa posibleng pagpapaampun at iba pang alternatibong parental care at reintegration o pagbabalik sa komunidad.
Bumiyahe na rin pa Switzerland sina Richard Yap at Gabby Garcia para sa taping ng Unbreak My Heart. Parehong looking forward ang dalawa sa taping kasama ang kapamilya stars na sina Jody Santa Maria at Joshua Garcia. Hindi rin makapaniwala sina Richard at Gabby na magiging bahagi sila ng groundbreaking serye na isang co-production ng GMA, ABS-CBN at View. Kanya-kanyang gimmick ang kapamilya star sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Sinagot naman ni Rit ng Iron Heart star na si Richard Gutierrez kung plano ba niyang magka-baby number 3 ni Sara Labati. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Ngayong araw ng mga puso, kanya-kanyang plano ang mga kapamilya stars para sa Valentine's Day. Ang cast ng seryeng The Iron Heart, trabaho muna bago date, tulad ni Su Ramirez. Nagta-taping kami ng Feb 14, opo. Pero si Javi, I think, is flying here to Cebu to have dinner lang and then fly back. Yeah. Pati si Richard Gutierrez, hindi exempted sa trabaho ngayong araw. Napakagandang tanong yan. Kasi sa Valentine's, magte-taping ako ng Iron Heart. Oh, talaga? So, naka-pause muna ang Valentine's celebration namin ni Sara. Trending naman ang sweet at sexy photo nila ng asawang si Sara Labati. Ang ilan, biniro pa ang dalawa na bumuo na ng baby number 3. We'll see. Pero of course, hindi namin sinashut down yung idea na yun. We still want another baby in the future. Para naman kay Dimples Romana, every day is Valentine's Day kasama ang asawang si Boy at Ami. Tinanong ko siya actually the other day. Sabi ko, saan tayo magde-date? Alam mo, tanong na asawa ko sa, alam mo na 20 years na kami. Magta 20 years na kami sa June eh. Alam mo, tanong niya sa akin, anong meron? Okay. Okay lang ba tayo? Habi ko, oo nga, matagal na talaga kami mag-asawa. Si Asia Songbird, Regine Velasquez Talcacid, isang concert naman ang pinaghahandaan. It's called Solo because it's actually my first time to do a solo concert ng February post-Valentine. Sa showtime kanina, nangharana naman ang mga kapamilya balladeer na si Nanyoy Volante, Jason D. at Eric Santos. Meron din siyempre sa mga constituents, kumbigil ng mga parosas! Parosas tayo! Parosas! Parosas! Si Vice Ganda naman namigay ng roses para sa madlang people. Binati naman ni Luis Manzano ang kanyang misis na si Jessie Mendiola sa isang Instagram post. Anya, bago ang kanilang anak na si Isabel Rose, ay sila munang dalawa. Kilig naman ang Don Bell fans na mag-post si Donnie na pagbati kay Bell ng Happy Valentine's. Isang IG story naman ng bulaklak ang ipinost ni Bell, pero hindi malinaw kung galing ba ito sa on-screen partner na si Donnie. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Mainit agad ang pagtanggap sa pilot episode ng FPJ's Batang Quiapo na hindi lang basta trending, humataw pa sa ratings. Kabilang sa mga pinag-usapan ang dekalibring pag-arte ni na Miles Ocampo at Coco Martin. Nagpapatrol, MJ Felipe. Makapigil hininga ang unang episode ng Batang Quiapo kagabi. Punong-puno ng aksyon. Mula sa iba't ibang sulok ng Quiapo, sa eskinita, sa kalsada, pati sa bubong. Ipinamalas ng bidang si Coco Martin ang kanyang gilas sa aksyon sa primetime television. Dito rin isa-isang pinakilala ang iba pang mga karakter, gaya ni Raisa Senon bilang si Olga, Precious Lara Kigaman bilang si Tending, Carl Medina bilang si Noy, EJ Falcon bilang si Rigor, at asawa niyang si Miles Ocampo bilang si Marites. Na pinag-usapan kagabi dahil sa husay na ipinakita niya sa drama, biktima ng rape si Marites. At ang komprontasyon nila ng inang si Tindeng ay pinalakpakan ng husto ng mga manonood. Si David ko rin yung nangyari sa'yo. Pero kahit kailan hindi ko naisip yung gagawin mo, kasalanan sa Diyos yan. Oo! Oo! Pero kahit kailan hindi
nailipat ang buhayan! Sana ginawa mo na lang! Sana ginawa mo na lang para dito nangyayari lahat! Pero mas nangilabot ang lahat ng mga anak siya sa palengke. At tinangkang nakawi ni Olga ang bata. Trending worldwide at sa Pilipinas sina Miles Ocampo at Coco Martin. Pati na ang Primetime King is back at iba pa. Sobrang happy, ang saya, and yun nga sabi ko parang ang tagal ko pong hindi nagdrama. Tapos ganito yung feedback ng mga tao at naririnig mo yung mga reaction nila every gap. So masaya, masarap sa feeling na yun nga, hanggang ngayon, yung may nakaka-appreciate pa pala. Malaki ang utang na loob ni Miles kina Coco at sa co-director na si Malu Sevilla dahil pinagkatiwala sa kanya ang papel. Sabi ko kay Miles, huwag niyang palampasin at sayangin yung pagkakataong to kasi bibira yung opportunity to eh. Sana ito yung magbukas sa kanya ng malaking pinto para magdire-diretso na alam mo na mapansin siya kasi napakahusay niya talagang artista. Ready na po ako sa next taping direct. Umabot ng mahigit 341,000 ang concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanood kagabi sa Kapamilya Online Live. Hindi pa kasama dito ang mga nanood sa iba pang digital platforms. Pumalo at panalo rin sa rating sa TV5, A2Z at Cable ang pilot episode. Labis ang pasasalamat ni Coco sa mga manonood. Maraming salamat po talaga, sobra-sobra, sa lahat ng mga Pilipino na sumubaybay at sumuporta po sa amin. Nananalangin kami na sana magustuhan ninyo. Pero sobrang overwhelming po para po sa lahat sa amin, sa lahat ng mga naghirap sa buong production na... Sobra-sobra naman po yung binigay ninyo. Mapapanood ang Batang Quiapo sa TV5, A2Z at Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, Cinemo at TFC pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News. Bawal overtime. Congrats, Coco. Ang bilis naman, the end na kagad. Namatay agad. Hindi pa yun. Kayo naman. Okay. At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo saan man sa mundo. Anuang hamon, anuang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. And dahil dyan, nagmamadali tayo. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan.